Hi, good afternoon. So this is the third day of 2021. So wherever you are in the earth plane, I am sending you a virtual hug, love and light from the solar of my, from the center of my heart chakra. Okay, so alam nyo ba kung bakit napakahirap palakihin ang mga bata, most particularly yung mga pinanganak ng 2000 onwards. Okay, so kasi itong mga batang ito, sila yung mga soul na nag-reincarnate here, na alam na nila kung bakit sila narito. So ibig sabihin, sila yung mga batang crystalline energy na ng mga pinanganak. Kaya kung mapapansin nyo, diba, parang kung makipag-usap sila sa atin, akala mo kung sinong matanda na, diba, akala mo kung sinong ang dami ng alam, diba, akala mo kung sinong matanda na, yan. Because they come here na alam nila kung bakit sila narito, kung sino sila, at kung bakit nila kayo pinili bilang mga magulang. At doon tayo nahihirapan dahil hindi natin sila maintindihan. So kung alam lang natin na pinili tayo ng mga ito because it is our privilege to be parents of these children, mas maintindihan natin sila kung bakit sila, kung paano natin sila itatrato. So we are here for them to serve them. Inyon, masakit mang tanggapin na kinakailangan nating pagsilbihan sila, ikinakailangan nating intindihin 'yon. Okay, so kaya ang hirap natin silang pilitin na gumawa ng mga gawaing bahay, 'di ba? Mahirap natin silang turuan kung paano na tayo tinuruan ng mga bata pa tayo. 'Yan. Kasi hindi nauubra para sa kanila yung mga sistema na dating itinuro sa atin nung mga bata pa tayo. So, they are indigo, they are rainbow, they are crystal children na alam na nila kung bakit sila narito at alam nila kung sino sila. So, yun ang kinakailangan nating tanggapin. So, kung nahihirapan tayong turuan sila para magkaroon ng responsibilidad para sa kanilang sarili, diba? Kung nahihirapan tayong ituring sila o turuan sila na sila yung mga anak lang natin na kinakailangan sumunod sa mga gusto natin, hindi na yun uubra sa kanila. So they are here to prepare the planet for the fifth dimension. Kung tayo, kinakailangan pa nating i-activate yung pitong chakra na meron tayo para maintindihan natin, malaman natin kung bakit tayo nandito, kung ano tayo, sila, dumating sila dito at pinanganak sila sa mundo nang alam na nila kung bakit sila narito at alam nila kung ano ang gagawin nila. Yun yun. And the only two thing na pwede nating ituro sa kanila para magkasundo tayo from our generation to them is service to others and the law of reciprocity. So kinakailangan maintindihan nila kung paano magsilbi sa iba. At ang pagsisilbing iyon ay magdudulot naman ng pagsisilbi rin sa kanila. So yun lang. So kung pipilitin niyo magugas ng pinggan, pipilitin niyo tulungan kayo, pipilitin niyo sila na ganito dapat ang gawin kasi ganito ang sistema natin, hindi na yan uubra. So ang kinakailangan ituro natin sa kanila ay kung paano magsilbi sa kapwa. Kung paano sila gagawa ng solusyon sa mga problema ng mundo na sila lang dapat ang meron at nakakaalam kung ano yun. Yun yun. At kinakailangan, kapag tumulong sila, kinakailangan merong equal na nakapalit. So kung ang pagtulong natin ay sa kanila ay kinakailangan, wala tayong hinihintay nakapalit, sila ang ituturo natin sa kanila kung paano nag-work yung law of reciprocity, na kinakailangan kapag may binigay tayo, kinakailangan in return, meron din silang matatanggap.
Okay, so yun yun. So, kung ang educational system natin doon, di ba? I-implement natin para sa kanila, para matuto sa kanila, dyan tayo nahihirapan kung paano natin sila tuturuan. Because the old system is not working for them. Kaya napaka-challenging sa educational system kung paano tayo magkakaroon ng curriculum na mag-fit para sa mga batang ito. Yan. So, tandaan natin na these children ay mayroon ng crystalline energy. Alam nila kung sino sila, alam nila kung bakit sila narito, at hindi na uubra ang ego programming. Hindi na pwedeng i-implement natin kung ano yung sistema na kagisa natin para sa kanila. So, yun ang dapat nating itunuturo sa kanila. Okay? So, that's for today.